panibagong araw, panibagong food and good vibes. And today, magluluto tayo ng national dish natin mga Pilipino, ang pork adobo. Ayan ang mga Ricardo natin, medyo dito sa tabi natin. Kagawin na natin na madali ah, pero nakatatang because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Kaya huwag na natin panagalit to. Let's go! Mga tipsy, simple lang naman ng Ricardo ng pork adobo. And ito yung mga Ricardo. Tapos may green onion ako dito pang garnish natin mamaya. Ang meat natin is pork belly at pork loin. Pinagsama ko na para hindi mahilig sa taba. Pwede din lang kainin tong pork loin. Mga pangpalasa natin, meron tayong light soy sauce, dark soy sauce, syempre suka, pamintang buo, dahon ng laurel, bawang, at brown sugar. At ito ang kompletong Ricardo para sa ating pork adobo. Lalagyan natin yan ng maraming bawang. Ayan. Mas marami, mas masarap, tapos ini-mince cut lang natin. Itong pork belly natin, ihiwain lang natin to ng cubes cut. O yung mas kilala natin sa tawag na adobo cut. Ayan. Tsaka parang hiwang pang sigang din. Pwede yung medyo malalaki, pwede din yung medyo maliliit. Pero para sa akin, tama lang yung ganito kalalaking sukat ng cubes. Ayan. Para hindi masyadong malaki, hindi rin naman masyadong maliliit. Tapos itong pork loin, hiniwa ko lang din ng medyo malalaki. Ang mga tips, usually pagluluto ko, hindi talaga ako nagsusukat, tantiameter lang. Pero this time, magsusukat tayo kasi adobo to eh. Kailangan tama yung alat, tsaka tama yung asin. So itong meat na nabili natin, mga 1.5 to 2 kilos to. So ito yung mga sukat natin. Sabay-sabay lang natin nilalagay dyan yung mga Ricardo, yung bawang, 4 tablespoon dark soy sauce, 4 tablespoon light soy sauce, 5 tablespoon coconut vinegar, mga 10 to 15 na pamintang buo, 2 tablespoon brown sugar, pwede ding white sugar, at mga 3 hanggang 4 na dahon ng bay leaves. Ayan. Tapos hahaluin lang natin yan. Ayan, grabe. Marinade pa lang, ang bango lang mga katipsy. Ayan, matapos nating haluin, imamarinade lang natin to ng mga 1 hanggang 2 oras. Pero kung gusto nyong mas matagal, pwede ng mga 4 hanggang 6 na oras. Ilalagay natin to sa fridge para mamarinade siya mabuti. At ayan, after 1 oras na pagmamarinade, simulan na natin magluto. Ayan, maglagay lang tayo ng konting mantika para hindi dumikit tong baboy kasi medyo isosote natin to. At kapag mainit na yung mantika natin, simulan na natin magsote ng meat. Ayan, kailangan lang natin mag-brown yung kulay niya, yung parang ganito. Ayan, pero hindi naman yung pritong-prito o yung lutong-luto na. Yung medyo brownish na kulay lang. Ayan, after natin mag-isa, ilagay na natin tong natira sa marinade at lalagyan din natin yan ng konting tubig para siyang magsisilbing pampalambot dun sa ating adobo. Ngayon, papakuluan natin yan ng 1 oras ng slow to medium heat lang para maluto siya at lumambot ng dahan-dahan. Ah, mga tipsy, habang inihintay natin maluto itong adobo natin, mag-tipsy tata muna tayo. Marami talagang opinion at iba-iba kung paano ba talaga yung tamang pagluluto ng adobo at kung saan ba talaga ito nagsimula. Ayon sa aking pananaliksik, nung dumating yung mga Malay dito sa Pilipinas, ang isang way ng pag-preserve nila ng pagkain is gumagamit sila ng asin at supa kasi syempre wala pa namang refrigerator noon. At yung sukat asin is naging common recipe na nila sa mga pagkain. And then fast forward, nung naikipagkalakala na tayo sa mga Chino, okay, yung mga Chino kasi nag-introduce sila ng iba't ibang ingredients tulad nung sa mga noodles at yung soy sauce. Kaya eventually, na-replace yung asin sa toyo. Kaya usually yung adobo natin, di ba, ginagamitan natin ng toyo. Then fast forward ulit, nung dumating naman yung mga Espanyol sa Pilipinas, nakita nila na yung mga Pilipino gumagamit ng vinegar sa pagmamarinate ng mga pork, chicken, at fish. At yun yung word na Spanish na adobar, meaning to marinate or pickling sauce. At nung panahon na yun, mayroong isang sikat na manunulat na Espanyol at binanggit niya ang dish ng mga Pilipino na to na Adobo de los Naturales or Adobo of the Natives. Mula noon, na-stuck na yung name na adobo sa dish natin na to, kaya yun na rin yung naging pangalan niya. At lumipas pa ang mga panahon at nagkaroon na ng iba't ibang version ng pagluluto ng adobo. Meron ang adobo sa pusit, adobo sa gata, adobo sa puti, adobong bunga ng saging, crispy adobo, mayroon pang barbecue adobo at iba't iba pa. At nagkaroon na rin ng iba't ibang twist. Ayan na yung nilagyan na ng asukal, atay ng manok, patatas, laurel, at iba't iba pang ingredient. May iba't ibang way talaga ng pagluluto ng adobo, pero ang hindi
di mawawalang ingredients dyan is yung suka at usually syempre yung toyo. Pero kahit iba't iba man ang paraan at iba't iba ang nakagawian, ang adobo ay isang dish talaga na tapak Pilipino. Ang adobo is a process of cooking, not a recipe. At yan ang tips ni Tata. Ngayon, i-check na natin tong adobo natin kasi hinahalo dapat natin to from time to time para hindi masunog at saka siguradong maluto siya evenly. Ang ginagawa ko, tinitignan ko siya every 20 minutes tapos hahaluin ko hanggang sa maluto siya ng isang oras. At ayan na nga, medyo tuyo na yung sabaw at napakabango na pati tong kusina natin talagang amoy adobo. Ay, napakabango mga katipsy, luto na tong adobo natin. Tara, kain tayo. Tipsy, luto na tong adobo natin. Ayan o. Oh. Woo! Napakabango mga tipsy. Lagay ko na dito sa kanin ko, sa ibabaw kasi magkakamay ako ngayon kasi namiss ko magkamay. At saka baka nagtataka kayo mga tipsy kasi isa ko lang ngayon, may mga pasok kasi sila. Si Mama may pasok, si Dad may pasok, si Junior din, busy rin yun ngayon. Kaya isa ko lang muna ngayon, namiss ko mag-adobo. Alam ko naman medyo common dish lang tong adobo pero na-miss ko na kasi tsaka hindi ko pa na-upload yan dito sa channel natin. At pinakita ko sa iyo yung version ko ng adobo, no? Yung way ko ng pagluluto. At ayan, no? Napakalambot ng meat natin. Tingnan natin, ha? Para makita nyo malambot. Karap. So, isa ko sa na-miss. Magkamay talaga pag kumakain. Ay, masarap talaga kumain pa nagkakamay. At ayan, nakita nyo naman mga tips yung ginawa natin, no? Napakadali lang. Actually, madali na naman talaga magluto ng adobo. Ayan, marinade nyo muna para mas masarap. Mas masarap kasi pag may na-marinade bago mo lutuin. Yung iba kasi diretso na, di ba? Okay din naman yun, kaya madali kayo. Pero kung may time kayo, mas maganda talaga yung may na-marinade muna. Sarap. Ito yung adobo na miss ko. Hindi masyadong maalat, hindi masyadong maasim, hindi masyadong matamis. Ang sinukat natin mga katipsi kasi ang adobo, tulad ng sabi ko sa tips ni tata natin kanina, process talaga ng pagluluto yan. Wala talagang specific na original way ng pagluluto ng adobo. Iba-iba talaga yan. Pero ang main ingredient talaga yan, suka. Tapos syempre, pampaalat, asin, or toyo. So baka kasi may magsabi dyan, di naman ganyan magluto ng adobo. Ang adobo ganito, ang original adobo ganito. Sa totoo lang, wala talagang original na adobo kung paano siya lutuin. Based sa history, sa research, wala talagang specific. Pero ang isa lang ang sigurado, may suka siya, at may maalat siya, which is toyo or asin. Paalambot ng laman natin. Ang pork belly nila ganito, siyempre para malasa. Sarap mo, halo sa kanin, sabaw. Kung gusto nyo yung medyo spicy na adobo, ito nyo lang ang sigle. Spicy na yun. Isa pa ang version na ginagawa sa adobo, yung iniihaw ko muna yung meat. Ang tawag ko ng barbecue adobo. Iihaw mo muna bago mo siya lulutuin ng ganito. Okay din yung panalo din yung mga katips. Kasi may pagka-smoky flavor. Saka base sa pananaliksik ko, nakita nyo naman kanina sa tips ni tata natin, panahon pa ng mga Malay, kasi based, kung hindi ako nagkakamali, alam ko hindi ako absent nun eh. Yung tinuro na Malay yung unang nakatongtong dito sa Pilipinas, di ba? Malay, and then mga Aitas, mga Muslim, yan. Mas nauna ang Malay kaysa sa Aitas. Yun ang pagkakaalam ko. Sa sibika at kultura, naaalala ko yun. Hindi ako nagkakamali. Kung mali ako mga katipsi, comment yun dyan. Ayan, sana kanya medyo matagal yun. Baka umescape ako nun. Ayan. Kung dumating yung mga Malay dito, mga unang Pilipino, yung way talaga nila ng pagluluto, lagi nang may suka at asin. Kasi hindi pa natin alam yung toyo. No, nalaman natin ang soy sauce or ang toyo sa mga Chino. So, kung tama ang ating pananaliksik, palagay ko, ang original na adobo is yung adobo sa puti. Ayan. May suka rin yun. Pero asin yung pampaalat, hindi toyo. So baka, yun ang una. O yun ang original na pagluluto talaga ng adobo. Yung adobo kasi gamit sa Spanish word na parang marinate. Kaya yung process niya, minamarinate mo muna. Pero siyempre kung nagmamadali ka, wala ka ng time, yun, minsan diretso na, di ba? Diretso luto na eh. Pwede din naman yun mga tips eh. Pero iba talaga yung lasa at sarap. Kasi sumisiksik sa meat kapag nakamarinate yung adobo. Tapos pag pinakuluan mo siya, slow to medium heat lang. Okay, huwag masyadong malakas yung apoy. Para dahan-dahan siyang lumalambot. Para habang lumalambot, siyempre sumisiksik yung mga ingredients.
Mm. Yung iba, naglalagyan naman sila ng patatas. Siyempre, pampadagdag, di ba? Pampadami. Yung iba nga, may carrots pa eh. Sasabihin ng iba, hindi naman ganyan yung adobo. Adobo pa rin yun. Ibang twist nga lang. Marami na kasi talagang twist ang adobo. Sa time nga, magluto tayo ng adobong pusit. Ngayon din na, nakamiss din yun, no? Again, minsan magluto rin tayo ng mga tipsy. Napit ko yung maubos ko. Kaya yun. Sana kayo mga tipsy, huwag sana kayo maboring at mag-isa ko lang ngayon, ha? At ang isa pang maganda sa adobo, kahit tumagal niya ng isang linggo, habang tumatagal siya, mas sumasarap. Sa mga magko-comment dyan, hindi ganyan yung adobo, hindi ganito yung adobo, wala po talagang specific na, or walang nagsabi na kung ano talaga yung original na adobo. Kasi nga, ang adobo is a process of cooking, not a recipe. So, samahan mo ng pagmamahal, kunting paghihintay, di ba? Tamang patak lang pagmamahal ng mga ingredients. Super simple, pero super sarap. At ngayon mga ka-tipsy, ang adobo talagang kilalang-kilala na sa ibang bansa. Kahit tignan nyo sa YouTube, sobrang dami ng foreigner ang sumusubok ng adobo. Kasi pag sinabi mong adobo, Pilipino. Tapos sunod dyan, lechon. Yan yung kasunod ng adobo, lechon. Then, tinola, sinigang, di ba? Yan yung mga famous food natin mga Pilipino. No? Pag binanggit mo yun talaga, Pilipino food. Kahit foreigner, alam na nila yun. Sana nagustuhan niyo mga ka-tipsy yung version in way ko ng pagluluto ng adobo. Yeah, napakasimple lang naman pero talagang masarap. Adobong adobo talaga. Pwede niyo subukan. Pwede niyo i-try. Yung mga sukat mga ka-tipsy, sundin niyo ng sukat ko sa 1.5 to 2 kilos na meat. Pero pwede mo namang i-adjust yun habang niluluto mo na. Dagdagan mo na parang medyo parang hindi maalat. Ganun. Dagdagan mo na. Pero habang kumukulo kasi yan mga ka-tipsy at habang nauubos yung sabaw niya, yung tubig, yung pag medyo pinapatuyo mo, doon lumalabas yung alat. Kasi yung pork, may natural na alat yan eh. Kaya ganun ang karami nilagay kong toyo. Kasi pag sobrang dami din, akala mo wala pa eh. Di ba may tubig habang kumukulo. Pag tinikman mo, akala mo normal lang yung alat. Pero pag paluto na siya, yung nag-evaporate na yung tubig, doon sumusobra yung alat. Okay, kasi nga, yung pork, meron yung natural na salt inside. So kapag naluto na siya, tulad ngayon, tamang-tama lang yung alat. Kapag nilagay mo na sa kanin, ayan, talagang partner na. Hindi mo na kailangan maglagay ng patis or additional na toyo. Nabusog ako. Sana mga ka-tipsy na gusto yung episode natin ngayon, na kahit isa ko lang. At malapit na tayo sa 100,000 subscriber, konting-konti na lang, okay? At hopefully, by next month, ma-reach na natin yan. At gusto ko na mag-advance pasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa channel natin. Ayan. Thank you sa mga nagsusubscribe at patuloy na sumusuporta. Mga ka-tipsy, hanggang dito na lang muna itong video natin. Pero lahat ng comment yung mga ka-tipsy na babasa namin. At maraming salamat, nakaka-over mo yung mga comments. Kaya thank you so much po talaga sa suporta nyo. Hanggang dito na lang muna mga ka-tipsy. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please like na rin yung video. Okay? Comment and subscribe. Tapos i-ring mo na rin yung bell dyan para updated ka sa food and good vibes natin. Hanggang sa susunod na lutuan natin. And always remember, stay tipsy lang sa pagkain. Hinay-hinay. At stay tipsy lang sa inumin. Okay, syempre, hindi na tayo pabata. Stay tipsy lang! Salud! Hi mga ka-tipsy, sa today's episode natin, mag-celebrate muna tayo ng Mother's Day. Kasama natin si Mother at nandito tayo sa, ano ito mga seafood? Seaport Village. Seaport Village, San Diego. Yan daw ang katain na natin. Dito? Eddie V's Prime Seafood. Yeah. My brother, Junior, we're gonna treat us. Yeah. We're gonna treat Mama. Ayan. And syempre kasama tayo makikikain. Yeah. It's Mother's Day. Ito yung first course natin mga tipsy, salmon. Ito na yung main course ni Mother. For the Mother's Day, what's yours, man? Avocado toast with lump of crab. Ito yung sa atin, ito yung lobster quiche. Oh, masarap naman siya. Kaya ito din yung junior steaks. Thanks, Martin.
you and be careful, just get hot. Thank you. Same dessert natin. Happy Mother's Day, Mom. Tama, TVC, tapos na tayong kumain. Masarap naman yung food dito. Treat by my brother here for the Mother's Day. And that's it for Mom. Thank you. Tapos mga TVC, katatapos na namin kumain. Kumusta naman yung food, Ma? Okay lang, masarap naman. So, masyadong mahal, kaya masarap dapat lang kainin. Lahat kinain. Oo, kailangan ubusin kasi mapapamura kayo. Ano, mapapamura? Hindi siya mura, mapapamura ka. My God! Pero maganda ang serving, ha? Buti na lang, hindi naman kami nagbayad si Junior. Sarap, sarap. Oo, Martins, masarap. Paminsan-minsan lang. Minsan-minsan lang ni... Yun na yun! Yun na yun! Next year na uli! Hindi na, iba naman. Shoutout time naman tayo. Shoutout kay na Ma'am Lisa Gimba Olibot, Marites Agapay, Sally Airoso, at kay Sir Victorio Agapay. Kay na Ma'am Juliet and Andy De Leon ng Chula Vista, Edmer Icabante, Double Cards ng OFW sa Riyadh KSA, sila Artul, Ray, Jimmy, James, Efren, Eddie, Marlon, Sunny, and Boy. Shoutout din kay Marilu Ducusin from Florida, Jeremy Morales from Malaysia, and Morales Family ng San Isidro, Leyte, Philippines. Kay La Francia Intrendel Family from Oklahoma, USA, Ruel Balabo from Saudi Arabia, Ideza and Kaasi Family, Adrian Manuel from UP Diliman, Marcel and Irene from Netherlands, TJ Tan, shout out from Manila, TJ Tan, shout out po, Bangkulis Family from Palangki, Albay, Leila Recio, Nelson Herrera, Shrex Patrick Prudencio from Novelita, Cavite, Juan Manuel from San Diego, Renz Aldrin Viray, shout out din kay Richie and Aisel, Marlon Bundok from Nueva Ecija, Roland Roble, ang pinakapogi daw sa National City, sabi ni Pentadosify. Ayan, shoutout po kay Kim Carlsberg from Pilar Bataan, Michael Alonzo, Edelson Kahilig at si Abella Kahilig. Ayan, lagi po sila nanonood. Shoutout din kay Northville James, mga nagiinom daw tuwing Linggo at lasing na daw siya. Salud po sa inyo dyan. Shoutout din kay Melanie Purificacion, Velasquez Family from Pangasinan via London. Ayan. Jasper Velasquez, Sunny Salonga and Family from LA. Oy, shoutout din sa UCSD Staffing Office, dyan nag-work sila mama eh. Shoutout po kaila Ma'am Criselle Reyes, Alicia Youngblood, Jocelyn Chavez, Monica Allen, Celeste Parani. Ayan. Thank you so much po sa pag-subscribe. Maraming salamat mga ka-tipsy sa supportan nyo. Stay tipsy. Salud!